So ito mga ka-farmers, ang grupo ng ating Black Australorp ngayon ay sishare ko sa inyo kung paano ba natin ma-identify na ang isang manok ay Black Australorp ang lahi. So unang-una, ang mapapansin natin sa kanila of course yung kanilang balahibo. So as Black Australorp, talagang itim talaga yung mga balahibo nila. Pero isa ring palatandaan natin mga ka-farmers na yung manok is Black Australorp o Black Australorp yung makikita natin ay yung kanilang balahibo. So sa balahibo nila na itim, mapapansin nyo kapag nasisinagan niya ng araw, merong kulay na lalabas o merong ibang kulay na lalabas yung may pagka-greenish o merong pagka-greenish purple yung balahibo nila kapag nasisinagan ng araw. Katulad ng ating rooster, oh. Yan. Yan yung kanyang unique na kulay. May pagka-greenish na purple. So, yan, oh. Same pa rin sa mga babae mga ka-farmers. Yan, oh, merong ibang kulay na lalabas kapag natatamaan niya ng sinag ng araw. At ang isa rin nating palatandaan na yung manok ay Black Australorp, yung kanilang comb o yung kanilang palong. Talagang pulang-pula yung palong nila at malalaki din. Straight comb kalamitan mga ka-farmers yung nilalabas na palong ng isang Black Australorp. So malalaki din itong mga manok dahil dual purpose breed ito, pang egg production at saka layer type. So yan o. Usually din ang mga itlog nila ay malalaki. So ganyan lang natin pag identify yung mga Black Australorp natin. Ang kagandahan din dito mga ka-farmers, dahil dual purpose breed ito, layer type, so pwede nating pangkarne yung mga manok na ito dahil malalaking klase ng manok at saka yung kanilang itlog. So maganda din itong alagaan mga ka-farmers dahil hindi ito masyadong mataas lumipad at hindi rin ito mailang sa mga tao. So ganyan, napakaganda ito yung kanilang mga itlog. Yan, malalaki yung kanilang mga itlog na binibigay. So itong rooster na ito mga ka-farmers ay maaari din natin itong tawaging Black Australorp. Pero ito kasi ay hindi ito pure na Black Australorp. So ang manok na ito ay crossbreed na ito, kaya merong makikita nyong ibang kulay yung kaniyang nasaliig. So mostly dito sa mga manok na ganyan ang kulay, ito yung mga nanggaling sa dominant CC na mga breed na mga manok. So yan ay ginagamit pa rin natin yan, pang-cross natin sa ibang lahi natin na mga heritage chicken o heritage breed. Pero yan ay may lahing Black Australorp. Pero nga lang, hindi pure. So, mapapansin nyo yung kanyang mata ay hindi na itim at saka yung kanyang kulay ng balahibo. So ayan o. Pero ang kagandahan dito sa mga manok na ito, yung crosses ng dominant, ay malalaki yung itlog na binibigay nila. So ito ay ginamit natin dito sa isang babae na inilagay natin na Texas na manok, dahil itong manok na ito, itong babae na ito ay merong sapula o napakataba yung sa may bandang puwet niya. Kaya natin inilagay dito sa breeding pen, sa dumping pen kasama itong rooster, para matunaw yung tunawin yung kanyang taba sa kanyang may puwet, dahil hindi na nangingitlog ang manok na sobrang taba. So yun lang isang ginagawa natin sa mga manok na merong sapula. Meron ding nagtatanong sa atin mga ka-farmers na kung ganitong kulay ba ay isa bang Black Australorp.
Etong manok na ito mga ka-farmers ay merong dugo na black australor. Pero noon mga ka-farmers, ang ginamit ko sa pagbibreeding nito o pagpagpalabas ng ganitong kulay, ang ginamit ko ay barred plymotrac yung lalaki at saka black australorp yung babae. Ito yung lumabas. Kaya ito yung ginamit ko sa pagbibreeding o pag-inbreeding para makapagpalabas ako ng purong-puro na black australorp. Ang pagbibreeding din ng black australorp mga ka-farmers ay hindi ganun kadali. Marami pang beses tayong magpabalik-balik sa kanilang mga anak para mag-inbreed at makapagpalabas ng magandang lahi ng black australorp. Doon kasi mga ka-farmers, wala akong available na black australorp na rooster. Meron lang ako black australorp na babae. Kaya ang ginamit ko ay barred plymotrac na lalaki na cross ko sa black australorp na babae. 5 years ago mga ka-farmers, ito yung naging setup ko sa aking breeding. Merong black australorp, merong barred plymotrac at merong orpington blue na mga babae. At isa lang yung rooster na ginamit ko, yung barred plymotrac. Ito yung mga breeders ko na ginagamit sa pagparami ng aking mga manok. Sa paglipas ng panahon, nakapag-produce ako ng maraming sisiw o maraming lahi ng aking mga heritage chicken. Sa mga sisiw na ito, dito ako pumipili ng gagawin kong mga breeding materials. Ito yung ginamit ko sa pag-i-infuse o ito rin yung ginagamit ko sa pag-i-inbreeding. At ang inbreeding na pamamaraan ang ginagamit ko para makapagpalabas ako ng pure na lahi ng mga heritage breed katulad ng black australorp, barred plymotrac at saka itong orpington blue. At hindi rin madali ang proseso ng inbreeding. Kailangan mong maghintay ng 2 to 3 years bago ka makapag-produce ng masasabi mong breeding materials o yung breeders. Sa paglipas ng panahon mga ka-farmers, marami na akong napoproduce ng mga black australorp na babae. Kaya dito sa panahon na ito ay kumuha na rin ako ng pure black australorp na rooster. Ito yung ginamit ko naman sa pagpa-infuse dito sa aking mga black australorp na mga inahin. Sa pagkuha ng ibang lahi na pure breed ng black australorp, ito rin yung isang pamamaraan para ma-upgrade yung mga black australorp na mga inahin ko. Kailangan ko rin i-upgrade yung mga black australorp ko para ang magiging anak nito ay makapag-produce pa rin ng maraming itlog at malalaki pa rin yung pangangatawan nila. Nga pala mga ka-farmers, muntik ko nang makalimutan, ang pag-identify pala sa mga sisiw na black australorp ay same pa rin, itim pa rin yung balahibo nila. Pero kung mapapansin nyo, merong puti sa dulo ng kanilang pakpak ay normal lang talaga yan mga ka-farmers. Meron talagang puti na kulay sa dulo ng kanilang pakpak. Pero kapag lalaki na yan, bigla yang mawawala. At sa mga sisiw naman ay mahihirapan tayong i-identify yung gender nila kung lalaki ba o babae kapag bata pa o sisiw pa lang itong mga black australorp. Pagdating ng isang buwan ang edad ng ating mga sisiw ay tsaka na natin malalaman kung ano ba ang gender ng ating mga sisiw. Ang mga lalaki na sisiw ay usually makakapal at malalaki yung kanilang palong. Kumpara sa mga babae, maninipis at konti lang yung lalabas na palong sa mga sisiw na babae. So yun lamang mga ka-farmers ang nalalaman ko sa mga black australorp at disclaimer na rin, itong mga sinasabi ko ay base lamang sa aking kaalaman at base na rin sa aking mga experience.